Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Box Kitchen at ituturo ko po sa inyo kung paano ang gumawa ng spring roll na sobrang simple lang po at yung mga ingredients ay madali lang po. First, crush lang ako ng onion, ng bell pepper, carrots, cabbage, parsley, at nilagyan ko na rin ng konting pepper, cornstarch, all-purpose flour, salt, sugar, at ang pinakakarne niya guys ay ang corned beef. Ayan, mayroon kasi akong kalahati ng corned beef na nasa ref dahil leftover ko last night ito. Bale, ang corned beef na ito ay ginamit ko yung kalahati sa pagluluto ng itlog at corned beef. Ngayon, dahil ayoko naman magtagal sa ref namin ang kalahati, kaya ito na ang gagawin natin ngayon. Ang pinakakarne na ilalagay natin ay corned beef, yung dilatang corned beef. Great Wall po ang gamit ko. Sorry sa sa sounds na yun kasi parang meron yatang dumaan na mobile car. Pag nadurog na natin ang corned beef, pwede na tayong maglagay ng isang itlog. Depende po sa inyo kung gusto nyong dalawang itlog ang ilalagay or tatlo, much better po. Pero sa akin kasi hindi ako masyadong maano sa itlog. Medyo may allergy ako kaya po hindi ako nagkakain ng itlog, kaya isa lang ang nilagay ko para kasi sa mga bata ito. Gumamit din ako ng gloves para mas mabilis kong haluin ito at mas firm yung paghalo ko, kaya ayan po. Napakasimple lang pero napakasarap po yung mga ingredients na ilalagay natin dito. Pero napakasimple lang at madali lang pong hanapin. Actually, makakagawa kayo ng spring roll kahit ano yung ilalagay ninyo sa filling niya. Hindi lang naman carrots or cabbage ang pwedeng ilagay. Kung ano-ano lang yung nasa surroundings ninyo, nasa backyard ninyo ng mga tanim-tanim nyo, katulad ng malunggay, ng okra, pwedeng-pwede naman ilagay sa, pwedeng gawin ninyo na spring roll, pwedeng ilagay or i-filling sa ating spring roll na gagawin. Minsan kasi guys, nung umuwi ako, gumawa ako ng sopas. Nagluto ako. Pinagtawanan ako ng mga kapatid ko dahil bakit daw malunggay ang nilagay kong vegetable dun sa sopas na ginawa ko. Imbes na condensed milk, evaporated milk ang ilalagay ko. Sorry that. Ang ginawa ko yung Campbell's soup. Yung Campbell's na katulad ng mushroom and clam flavor, yun ang nilagay ko doon sa sopas na ginawa ko, na niloto ko. Pero imbes na cabbage ang inilagay ko, ang ginawa ko, dahil marami kaming malunggay, yun ang nilagay kong pinaka vegetable ng aking sopas na ginawa. Pinagtawanan ako. Kaya ang sabi ko sa kanila, kahit anong gulay ay pwedeng-pwede sa sopas. At least naka-ekonomiya pa tayo, di ba? Hindi na tayo bumili ng cabbage, kundi nasa tabi-tabi lang dahil ang dami naming tanim na malunggay. Anyway, ganito lang ang pag-wrap. Napakasimple lang. Ayan.
Yung wrapper ko po ay binili ko lang sa Park and Shop dito sa Hong Kong. Ang napakahirap bumili ng spring roll wrapper. Dahil hindi ka tulad dyan sa Pilipinas, napupunta ka lang sa market, meron ka ng mabibiling wrapper or spring roll wrapper. Dito sa ano sa Hong Kong ay ang hirap kong ano hanapin. Yan, ganito lang po ang pagbalot ng spring roll. Napakasimple lang at napakadali lang gawin. Ni-request kasi ng aking mga anak ang spring roll, kaya yan, gumana pagawa tuloy ako. Nauumay na raw sila sa araw-araw kong niluluto. Pwede rin daw. Maiba-iba naman. Actually, gustong-gusto nila yung mga frying food. Ayan po, pwede na tayong magprito. At make sure na hindi po masusunog ang ating spring roll. Hindi masyadong marami yung mantika ko guys, pero okay lang, naluluto naman dahil yung apoy or yung fire na inano ko is nasa low fire lang, kaya lutong-luto din yung nasa loob. Sa paggawa ng ano ng spring roll guys, pwede kayong yung monggo, pwede nyong patubuin yung monggo at magiging toge yon. Tapos, mga 5 to 7 days lang, tutubo na yung monggo. Pwede rin ninyong gawing spring roll yun. Lagyan lang ng konting minced pork or ground pork, pwedeng-pwede. Or kahit hindi na kayo ano, maglagay ng karne, basta vegetable lang yung nandun sa loob, or yung ifi-filling ninyo sa yung spring roll ay tama, okay po, hindi masyadong magarbo, kasi sa akin naman kasi simple lang po yung ano, yung niluluto ko dito, napakasimple lang at hindi masyadong magastos, diba? Kung gusto ninyong makaekonomiya ng ano ng pagkain, naku, marami kayong magagawa. Kahit na nasa tabi-tabi lang ng mga tanim-tanim natin, pwedeng-pwede. Ayan po, tapos na ang ating pagluluto at ayan, pwede na tayong kumain. Gumawa na rin ako ng sausawan. Yung sausawan na ginawa ko guys ay ano lang, suka, chili at onion lang yan na crush. Please subscribe and please like. Thanks for watching guys, and God bless.